Taong 1989 sa Takurong Sultan Kudarat. Bagong dating lang ako sa lugar na yon, na kung tawagin ay Dayuhan o Dayo lamang sa isang liblib na bayan sa Sultan Kudarat. Bago ko simula ng karanasan ko sa aswang, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Stacy Mondragon, 5 buwang buntis. Sa murang edad na 17, ay agad akong nabuntis. Mahirap man ang kalagayan ko, pero kailangan tanggapin. Bunga ng pagmamahala namin ng boyfriend ko. Dahil na rin sa kapusukan at dala ng kabataan, nagbunga ang aming pagmamahalan. Ang sabi pa nga ng iba ay, sayang daw ako kasi nabuntis agad ako sa murang edad na 17. Ayon sa mga kamag-anak ko, malayo pa raw sana ang mararating ko dahil may tsura daw ako. Kung hindi lang daw sana ako nabuntis ng maaga, naiangat ko pa sana sa kahirapan ng mga magulang ko. Tangan nga lamang at nabuntis ako. Hanggang sa isang araw, habang nag-uusap kami ng kaibigan kong isang babae at 2 bakla, ay may kumatok sa pintuan ng boarding house namin. Pagbukas ng tropa naming bakla, ay agad na natumbay ito sa pagkakatulak. Nagulat na lamang ako na ang nanay ng boyfriend ko ang nasa harap ng pintuan at agad akong pinagmumura at kung anong mga mapapait na salitang hindi makain. Hindi raw katulad kong klase ng babae lamang ang pinangarap niyang maging manugang. Napatulo ang luha ko sa narinig at di pa nakontento ay agad pang hinila ang buhok ko, sabay-sabi ng pabulong na, hiwalayan mo ang anak ko. Hindi ka na babagay sa kanya. Layuan mo siya para sa kahihiyan mo. Di ka na nahiya? Ang kapal ng mukha mong babae ka. Basahan kang hampas lupa ka. At sabay tinusok ng payong ang 5 buwang tiyan kong buntis. Sunod-sunod ang singhal at sigaw ng nanay ng boyfriend ko sa akin. Ang mga katagang di ko makalimutan ay nung sabihin niyang, hinding-hindi mag-aasenso ang anak ko sa'yo. Wala akong nakikitang pag-aasenso sa mukha mo. Para kang isang maruming langaw na pilit pumatong sa likod ng kalabaw para tumaas at isa ka lang mababang uri ng babae na pag-alagala lang sa kalye. Mga ugaling squatter. Wala akong pakialam kung buntis ka pa. Ambisyosa. Doon na ako napakagulgol at nagpa siyang iwanan na lamang ang aking boyfriend sa inupahan naming bahay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang niya, ay nagsasama kami ng boyfriend ko ng patago dahil sa mahal ko siya at mahal niya rin ako. Ginawa namin ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. At dahil nga sa nangyaring iyon, agad ako nag-impake ng gamit. At dahil nga wala akong bag na mapaglalagyan ng gamit ko, yung karton na lang ang pinaglagyan ko ng mga gamit ko. Hindi ko pa napansin na nagkabaliktara ng kulay ng mga tsinelas ko at wala pa akong kapera-pera. Kung ano lang ang inabot sa akin ng barkada kong 2 bakla at 1 babae, yun lang ang tanging dala ko. Nagpasya akong pumunta sa ate ko at sabay ako para magtapat ng kalagayan ko. Kasi ang totoo, hirap na rin ako. Lalong-lalo na sa pera at sa kalagayan ko. Sinabi ko na lang sa isip ko na ito na ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Ang panahon na ito na walang-wala ako at hinamak pa ang pagkatao ko ng ina ng boyfriend ko. Isang matinding hamon sa buhay ko na dapat kong malampasan. Sa ngayon, wala akong sandata kundi ang lumuha at tumimpi dahil wala akong kalaban-laban. Para lamang akong isang basang inakay na ibon na hindi kayang lumipad ng matayog. Nahabag ako sa sarili ko. Feeling ko, napakababang uri ko ng babae. Kinukurot ang puso ko sa tuwing naaalala ko ang mga maaanghang na salita at mapapait na katagal lumalabas sa bibig ng ina ng butihing kong nobyo. Na kung masamang babae lamang ako, baka lumaban ako sa magulang niya. Pero nang dahil sa respeto, tumahimik na lamang ako at tinanggap ang masasakit na salita. Habang nasa loob ako ng pampasaherong bus papuntang Takurong Sultan Kudarat,
Napansin ko na parabang kakaiba ang mga tingin ng mga tao kapag sumisilip ako sa bintana ng bus. Naririnig ko sa loob ng bus ang mga kwento-kwento sa aswang. Lalo na't sabi ng isang ali na ingatan ko raw ang pinagbubuntis ko. Napatiimbagang na lang ako sa sinabi ng ali na nanlilisik ang mga mata sa akin. Hindi ako mapakali sa sinasakyan kong bus noon. Kabado. Isa pa. Napakaliblib ng lugar na yon at ibang-iba talaga ang mga tao doon kung tumingin. Naitanong ko sa driver na, "Bakit dito po tayo dumaan?" Sabi ng driver, "Kasi bawal kaming mga Muslim dumaan sa Katiko. Papatayin kasi ng mga Ilocano ang mga Muslim na dumadaan doon. Pero sige, subukan natin para mas mabilis tayo." Sabi ng driver. Nakahinga lang ako ng maluwag nang malapit na ako doon sa kanila ate. Gutom na ako at naramdaman ko na palubog ng palubog na ang araw. Mula sa boarding house sa South Cotabato, Marbel, sa bayan namin, aabot ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe sa Katiko, sa probinsya ng Maguindanao. Shortcut na itong daan na tinatahak namin. Kapag hindi shortcut sa bayan ang buluan sa probinsya ng Maguindanao po ang daan namin, aabutin kami ng 2 hanggang 3 oras. Pagkarating ko sa lugar na yon, ng mga 5 na ng hapon, lahat ng mga tao nakatitig sa akin. Dahil siguro sa karton lamang ang daladala ko at hindi ko naayos ang sarili ko? O baka dahil maputi at maganda at matangkad ako? O baka naman dahil buntis ako? O baka dahil isa lamang akong dayuhan sa lugar na yon kung kaya't ganoon na lamang ang tingin nila sa akin? Ang instruction ng ate ko, baba daw ako sa palengke ng SK, Pendaton sa Maguindanao. Doon nag-aabang ang parents ng bayo ko. Matagal-tagal din ako naghihintay. Natatakot ako at hindi ako mapakali. Sobrang kakaiba ng pakiramdam. Hindi ko mawari kung mapapaihiba ako o nilalamig sa nararamdaman ko. O baka dahil sa gutom. Dahil hindi pa ako nakakain ng pananghalian bago umalis. At di pa rin ako nakakainom ng tubig. Never pa ako nakaranas ng ganitong pakiramdam ko. Ibang-iba ako sa mga tao na naroon. Baka pakiramdam ko lamang yun ang dahil sa gutom. Nung nagkita kami ng parents ng bayaw ni ate, agad niya akong tinabunan ng balabal para daw hindi ako mapansin ng mga tao at nagbulong siya sa tenga ko ng sana umaga ka pumunta dahil delikado ang lugar na ito kapag mga ganitong oras na. Nagtataka ako at sabi ko, "Bakit po Tiyang?" Sabi ni Tiyang, ikikwento niya na lang daw pagdating namin sa bahay. Sa napakababang boses na halos hindi ko marinig ang kanyang bulong sa tenga ko. May isang matandang babae rin na lumapit sa amin ni Tiyang at nagsabi ng, "Ang bango-bango mo naman, iha." Sabay ngiti. Kitang-kita ko ang ngipin nito na may mga kulay itim sa gilid ng mga puting ngipin. Kulay itim na rin ang gilagid ng matandang ito na nakakatakot ang itsura kong umisi. Agad na napasabi si Tiyang nang, "Pamangkin ko ito mula sa bayan. Gustong magbakasyon dito ng mga ilang araw, Lola Sonia. Kaya ako sinundo dahil iniingatan ko sa mga aswang na napapabalita dito sa lugar natin, Lola Sonia." Agad na tumawa ng malakas ang matandang si Lola Sonia na parang nangaasar na halakhak. Agad na bumulong si Tiyang nang, "Bilisan natin sa paglalakad dahil mag-aalas 6 na. At kapag alas 5 na dito, wag na wag ka nang lumabas ng bahay. At kapag nagbanyo ka bukas, dapat alas 4 pa lang ng hapon, nakabawas ka na at nakaligo. Wag na wag ka nang lumabas ng bahay. Naintindihan mo ba ako, iha?" Halos madapa ako sa pagkakalakad namin ng mabilis. Hinihingal ako habang nakikinig sa mga payo ni Tiyang. Medyo malayo pa ang bahay ng ate ko at masukal din ang daan. Maraming mais at African tree papasok sa bahay nila ate. Di mo akalaing may mga kabahayan pala sa gitna ng kakahuyan kasi sa daan kapag tininan mo, wala ka talagang makitang bahay. Pero pag dumiretso ka, papasok sa mga African tree, may isang compound pala at may mosque din.
Habang mabilis ang paglalakad namin, tuloy pa rin ang payo ni Tiang at binalaan ako ni Tiang ng paulit-ulit na wag na wag daw ako mag-CR pagpatak ng alas 6. Dapat alas 4 o alas 5 pa lang talaga, nakaayos na ako. At bawal din sambitin ang salitang aswang. Ewan ko ba kung bakit. Baka siguro dahil sa pamahiin ng mga Muslim? Maya-maya pa'y, dumating ang ate at sinalubong kami ng Tiang o ng kanyang biyanan. Sa loob ng bahay, naikwento sa akin lahat nila ate at Tiang ang mga gumagalang aswang dito sa lugar nila. Kaya pala ganun na lamang ang pagsasara ng mga bintana ng mga tao dito kapag dapit hapon na. Wala nang mga tao sa labasan kapag malapit na ang takip silim. Unang gabi ko kanila Tiang, habang naghahapunan kami, ang topic pa rin namin ay ang aswang. Nakarinig kami ng sunod-sunod na huni ng tiktik, alulong ng aso, at pagaspas ng tila bang napakalaking ibon sa bubungan ng bahay. Panay naman ang mura ni Tiang habang sinasabi ang, "Kilala kitang aswang ka! Bukas na bukas ay pupuntahan kitang aswang ka!" Pagkalipas ng mga halos kalahating oras, wala na kaming narinig na kakaiba pa. Kung kaya't tuloy-tuloy lamang ang pag-uusap namin nila ate at Tiang. Bandang alas 8:30 na ng gabi, dumating si Bayaw. May dalang isda. Nagluto na din si ate. At mga alas 9 ng gabi ay kumain na kami. Yung bahay ng ate ko ay bahay kubo lang. Pero may kalakihan ng klase ng pagkakubo. Pagpasok mo sa bahay, walang upuan. Sa sala at sa kwarto kami kumakain kasi may papag doon. Nung kakain na kami, bigla ang sumakit ang tiyan ko. Naninigas at halata talaga ang hugis ng bata. Kasi payat ako masyado noong araw na buntis pa ako. Umiyak ako ng umiyak. Di ko maintindihan ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok sa pusod ko na parang may lalabas sa puwerta ko noon. Nataranta yung ate ko, Bayaw ko, at ang Tiang kasi malayo talaga sa kabihas na ng lugar nila. Sabi ni ate, lagyan ko daw ng haplas yung tiyan ko. Pero di na ako makagalaw noon at nag-iba na rin ang kulay ng mga kuko ko. Naging violet na. Para na akong mawawala ng hininga noon. Para akong sinasakal. Sobrang manhid na ng katawan ko. Ang pawis ko ay napakarami na. Mainit na ang pakiramdam ko noon, kaya di na nag-aksaya ng panahon ng Bayaw ko. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Wala naman siyang nakita. Nagsunog na lang siya ng sanga ng African tree. Nung lumaki yung apoy, may narinig siyang parang baboy sa gilid ng halamang gabi o halamang badyang o taro kung tawagin sa amin. Nakita niyang may nakatuwad na parang hayop na malaki, pero may buhok. Inilawan niya ng flashlight. Nagulat si Bayaw sa nakita niyang nang lilisik na mata ng aswang na may madulas at maitim na katawan. Minura ni Bayaw ng minura pero ayaw umalis. Kaya kumuha si Bayaw ng gulong ng motor at inilagay sa apoy. Nagalit yung aswang. Pangit pakinggan yung huni niya na parang iihawi na baboy na parang aso na naipit na nagsisigaw na hindi mo maintindihan ang iyak. Sobrang lakas ng sigaw ng aswang at kitang-kita namin na biglang tumalon ang napakalaking baboy sa harap mismo ni Bayaw. Natakot si Bayaw at nataranta kung saan pupunta. Para bang gusto siyang labanan ng napakalaking baboy. Agad na kumuha ng sanggot si Bayaw. Sanggot ang tawag sa amin sa pa-letter C na malaking kutsilyo na kasinlaki ng panggapa sa palay na kutsilyo o karit. Pumasok sa isang bahagi ng silong ng bahay nila ate ang baboy. Nagsigawang kami ni ate at ni Tiang. Malawak ang bahay na gawa sa kubo. Pero hindi kami safe kapag nasa silong ng baboy dahil hindi namin makikita ang kanyang direksyon.
Magkahalo ang takot at galit ang namutawi sa mga mata ni Bayaw na tila bang umaapaw ang galit sa kanyang katawan na kani-kanina lang ay nasasaklo ba ng takot. Ngayon ay handa na siyang mamatay at pumatay. Pinasok ni Bayaw ang isang parte ng ilalim ng kubo nila ate. Kubo man kung maturingan, pero may konting kalakihan. Naririnig na lang namin ang sigaw at iyak ng malaking baboy. Magkahalong boses ng baboy at iyak ng babae na ang naririnig namin tatlo sa taas ng kwarto habang hinahanap kung saan parte ng silong sila nakikipagbuno. Naririnig din namin ang paulit-ulit na mura ni Bayaw ng "Aswang ka? Kami pa na taga rito ang tinalong. Hayop ka." Parang nakikipagsaksakan si Bayaw sa kalye noong panahon na iyon. At ako naman, halos mamatay na dahil hindi na talaga ako makahinga. Parang papanawan na ako ng bait at feeling ko, mawawalan na ako ng ulirat sa mga nangyayari sa silong namin. Malalakas na kalabog, sigawan at iyakan ng mga kababaihan. Baboy na naiipit sa sigaw. Sigaw ni Bayaw, ang mga ingay na lumilikha sa buong paligid. Nabibingi ako sa iyakan at sigawan at atungal. Konti na lang, mawawalan na ako ng hininga. Habang nilalagyan ni ate ang pusod ko ng panghaplas, siya naman ang panalangin ni Tiang sa panalangin ng isang Muslim. Nagpatira pa ito at nanalangin. Maingay pa rin ang namutawi sa ilalim ng bahay. Para bang di mahulog ang karayom ang mga taong nandoon na wari mo ay may digma ang nangyayari sa ilalim ng silong namin. Naninigas na ang katawan ko. Manhid na ang tiyan ko. Nabanggit ko na lang sa ate ko na parang mamamatay na ako. Pumapatak na ang luha ng ate ko sa mukha ko. Hirap na akong huminga. Ang huling nabanggit ko na lamang, "Ate, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanila, mama." Hindi na ako nakahinga. Mahina ang tibok ng puso ko at nawalan na ako ng malay. Kinabukasan, alas 10 ng umaga na ako nagkamalay. Naikwento na lang sa akin ng ate at tiyang ang nangyari kagabi. Napatay nga ni Bayaw ang baboy kagabi na aswang. Iniwan niya sa silong ang bangkay ng baboy dahil sa bigat at mahina na rin siya dahil sa pagod at mga sugat na natamo sa pakikibaka sa aswang kagabi. Hindi na niya mahila pa ilabas ng silong, kaya sabi daw niya sa sarili niya ay bukas na lang daw. Pero nung madaling araw na, wala na ito sa silong. Nabalitaan din namin mula sa kalayuan naming mga kapitbahay na namatay na si Lola Sonia. Pinasya na lamang daw ng pamilya niya na ilibing na lamang kaagad ang bangkay ni Lola Sonia dahil hindi daw nila matanggap ang pagkamatay ng nasabing matanda. Nadulas daw ito sa batuhan sa ilog nung madaling araw, kaya nabasag ang mukha. Masakit daw ang pagkakaaksidente na iyon ni Lola Sonia, sabi ng kanyang pamilya. Mas okay na rin yun kesa naman malaman pa ng ibang tao na siya ang nakapatay sa aswang. Baka makulong pa siya. Akala talaga namin, ang aswang ay kwentong bayan lamang at panakot sa mga bata tuwing pagsapit ng gabi. Nagkakamali pala ako. Totoo pala talaga sila. At marami sila. Ngayon, nandito na ako sa Nova Scotia sa Canada. Nagtatrabaho bilang isang caregiver. Meron na ring maayos na pamumuhay at tanggap na rin ako ng nanay ng boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Napatawad ko na rin siya sa paghahamak niya sa akin noon. Sino ba ako para hindi siya patawarin? Lahat naman ay nagbabago. Ngayon, magkasama na kami dito. At ako na ang nag-aalaga sa kanya. At siya naman, nag-aalaga sa mga apo niya. Sa amin ang asawa ko. 31 years na rin ang mabilis na nakalipas. Pero parang kahapon lang ang mga nangyari sa akin. Marami pa akong karanasan. Isa lamang ito sa pinakauna kong naranasan na kababalaghan.